Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Unang kabanata. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang paghuhukom. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos, na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon, sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ikalawang kabanata. Ang Suwail. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Hindi pa ninyo natatandaan? Sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak
mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Hinirang upang iligtas. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ikatlong Kabanata. Ipanalangin ninyo kami. Sa wakas mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at takilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa Diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akay nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Dapat maghanap buhay. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Tandaan ninyo at iwasan ang sino mang ayaw sumunod sa mga tagubili namin sa sulat na ito upang siya mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Bendisyon. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siyanawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Pinabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.